Kaya't muling nagbabalik ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan ng sangay ng kabanatuan. Ako po si Alan David Valdez. At ako naman po ang inyong lingkod, Superintendent Roder Razon. Makakasama ninyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapanayam natin ang mga batang nag-uwi ng karangalan para sa sangay ng kabanatuan sa larangan ng kompetisyon sa mathematics. Ang mga mag-aaral po ito ay mula sa Flower Lane Montessori Children's House, College of the Immaculate Conception at Little Mary Hearts Montessori Center. Sisilipin din po natin ang mga paghahandang kanilang isinagawa upang makamtan ang mga karangalang kanilang natamo sa 2017 Young Mathematicians In-House Intensive Training Program na ginanap sa Tagaytay City noong ikapito hanggang ikasampo ng buwang kasalukuyan. Sa ating teleturuan naman ay tampok ngayong gabi ang ikaapat at huling module sa signaturang mathematics para sa Season 8. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Richard Mahinay ng San Jose National High School na tatalakay sa aralin tungkol sa measures of dispersion and variability. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, tunghaya na po natin ang mga hanay ng mga balita. Bagong talagang doktor at mga nurses ng sangay bumisita sa Valle Cruz Elementary School. Summer training program para sa pampaaralang pamamahayag nagsimula na sa Kalibangbangan Integrated School. Cultural benefit show sa Palagay Integrated School isinagawa sa pangatlong pagkakataon. OFCRF at IPCRF ratings ng school heads at mga teachers nakatakdang isumite. Esensya ng kasabihang pag may itinanim may aanihin muling pinatunayan ng mga nagsipagtapos sa Mabini Homesite Integrated School. San Diego nakuha ang pinakamataas na karangalan sa junior high school sa isinagawang 2017 Moving Up Ceremony ng Science High School. Mga punong guro sa mga pampublikong paaralan umani ng papuri at pasasalamat dahil sa matagumpay na pagtatapos ng taong panuruan. Iba't ibang pagsasanay para sa mga guro na kahanay na ngayong bakasyon. DepEd admission test sa Camtino Elementary School nagsimula na. At sa detalye ng mga balita, dumalaw kamakailan sa paaralang elementarya ng Valle Cruz ang bagong talagang resident doctor ng division na si Dr. Marijo Gatmaitan kasama mga nurses ng sangay. Sinamaan si Dr. Gatmaitan ni Nurse Charlotte Miguel, Marivic Paulino, Belinda Makapagal at Myra Maktal sa kanyang pag-iikot at pagbisita sa mga paaralan ng Distrito Siam ilang araw bago ang mga graduation rites. Sa kanyang pagbisita sa Valle Cruz Elementary School ay mainit na pagtanggap ang ibinungad ng punong guro ng paaralan na si Ginang Estrelita Quiazon kasama ang 19 na mga guro nito. Kanilang inilibot ang mga panauhin sa buong paaralan at ipinakita ang mga gulayan at urban gardens ng Valle Cruz Elementary School na kinalugdan ng mga bumisita. Ayon kay Dr. Gatmaitan ay kasaysayang makita na ang paaralan ay may gulayan upang maging panustos sa feeding programs at makatulong sa pagsugpo sa malnutrisyon ng mga mag-aaral. Si Dr. Gatmaitan ay nakabase sa kanyang clinic na matatagpuan sa Palayan City. Siya ang naging kapalit ng dating Division Medical Officer na si Dr. Javier Frank Narag matapos itong magretiro kamakailan. Ang ulat po na ito ay nakanap ni DepEd Media Bureau member Luris Gay Atienza ng Valle Cruz Elementary School. Sa larangan naman ng pampaaralang pamamahayag, nagsimula na ang summer training program in campus journalism ng Kaalibangbangan Integrated School nitong ikasampu ng Abril, taong kasalukuyan. Tinatayang 15 araw ang gugugulin ng mga batang mamamahayag sa natawrong pagsasanay na binuo at pinamunuan ni Ginoong Cesar Rey Espiritu
school paper advisor ng paaralan. Layunin ng nasabing gawain na mamulat ang mga batang mamamahayag sa mga bagong estilo ng pagsusulat. Lalo't halos lahat ng mga campus journalist ay mga baguhan. Ito na ang ikalawang taon na magsasagawa ang paaralan ng training sa pamamahayag na suportado ng punong guro na si Ginang Doris Ocampo. Inaasahan na magiging maganda ang performance ng mga batang mamamahayag sa mga darating na press conferences sa taong ito. Naitala ang ulat na ito ni Cesar Ray Espiritu, DepEd Media Bureau member mula sa Kaalibangbangan Integrated School. Sa larangan naman ng kaunlarang pangkultura upang matuhunan ang iba pang pangangailangan ng paaralan, gayon din ang patuloy na maimulat ang isipan at mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral, isinagawa ng Palagay Integrated School sa ikatlong pagkakataon ang kanilang Cultural Benefit Show noong ikatatlo ng Abril, ganap na alas 5 ng hapon sa Barangay Gymnasium. Nitong nakaraang dalawang taon na itanghal na ng paaralan ang ganitong programa kung saan ipinakita ng mga mag-aaral ang kanilang husay sa pagsasayaw ng iba't ibang folk dance at festival ng Pilipinas. Sa taong ito, pinakita naman ng mga mag-aaral ang kanilang talento, husay at pagkamalikhain sa pagtatanghal ng Dance Revolution na may halong dula at awit na tinawag na dulsayawit, alinsunod sa konsepto na binuo ni Rez Almazan na siyang chairman ng Palagayng Teatro at Janet Hernandez na siya naman co-chairman na inaprubahan ng principal at mga guro ng paaralan. Nasaksihan ng mga manonood ang 1960s dance hits mula sa baitang 6, pangkat 6, 1970s dance hits sa baitang 4, 1980s dance hits sa baitang 2, 1990s dance hits sa baitang 3, 2000s dance hits sa baitang 5, 2010s dance hits sa baitang 1, 2016's dance hits sa kinder at dulsayawit naman mula sa mga mag-aaral sa baitang 7, 8, 9 at 10. Ipinamalas din ng mga piling mag-aaral sa elementarya ang husay sa pag-awit bilang special presentations. Laking pasasalamat ang ipinahahatid ng punong guro at mga guro sa mga nakibahagi, nakisaya, sumuporta at lalong-lalo na sa mga taong nag-sponsor ng programa. Ang ulat pong ito ay naitala ni Rez Almazan na siyang school mapping coordinator at chairman ng Palagay Teatro. Sa iba pang mga kaganapan, nakatakda nitong huling linggo ng Abril ang pagsusumite ng mga punong guro ng kanilang Office Performance Commitment and Review Form or OPCRF at ang mga guro at iba pang kawani naman ang kani-kanilang Individual Performance Commitments and Review Form or IPCRF alinsunod sa DepEd Order No. 2 Series of 2015. Ayon sa ipinalabas na Guidelines on the Establishment and Implementation of the Results-Based Performance Management System or RPMS na nakaayon naman sa Memorandum Circular No. 6 Series 2012 ng Civil Service Commission o CSC. Layunin nito na masukat ang performance ng bawat empleyado ng mga sangay ng kagawaran ng edukasyon ayon sa kinalabasan o naging resulta ng kanilang mga idiniklarang target o layunin batay sa kanilang mga performance indicators. May apat na bahagi ang dapat isumite ng mga empleyado ng sangay ng mga attachments matapos ang Phase 3 ng Performance Cycle and Process and Performance Review and Evaluation. Ipapasa ng mga guro, punong guro, ang kanilang mga OPCRF at IPCRF competencies, summary of ratings for discussion, at mga development plans. Pangungunahan ni OIC Assistant Schools Division Superintendent Josie Palyok ang pag-aaproba at pagre-review ng mga OPCRF ng mga punong guro. Samantalang ang mga school heads, kaagapay ng mga master teachers naman, ang magsisilbing taga-revisa sa kani-kanilang mga guro sa paaralan. Nililinaw sa mga nasabing mga alituntunin na hindi magiging basehan ng performance-based bonus o PBB ang school-based personnel and ang resulta ng kanilang mga ratings. Samantala, ito ay magiging basehan naman para sa kanilang magiging mga pagsasanay o trainings for development. Ang ulat na ito ay hati ni DepEd Media Bureau member Doris Gay Villaluz Atienza ng Valley Cruz Elementary School. Sa usaping kaugnay sa pagtatapos ng taong panuruan, muli na namang pinatunayan ng mga mag-aaral mula sa ika-anim na baitang
ang mga katagang pag may tinanim may aanihin ng ipagdiwang ng Mabini Homesite Integrated School ang 28 taong pagtatapos ng 106 na mag-aaral na may paksang sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan noong 7 ng Abril sa bakuran ng paaralan. Isang simple ngunit makabuluhang pagtatapos mula sa pamumuno ng punong guro na si Ginoong Artemio Dioniso kasamang dalawang gurong tagapayo sa 6 na baitang na sina Ginang Maria Divina Pili at Ginang Grace Pablo. Dinaluhan ng nasabing pagtatapos sina Superintendent Roda Razon, SGOD Chief Wilfredo Season at District 1 Supervisor Dolorcita Castillo. Makaantig damdamin ang mensahe ng guest speaker na si Dr. Lorelie Manuel Lakangan kung saan hindi niya nakakalimutan ang mga naging guro at kanyang paaralang pinanggalingan. Bilang isang celebrity doctor, mayroon pa rin siyang mababang kalooban na hindi nakakalimot lumingon sa pinanggalingan. Isa sa mga panauhing pandangal ay si Punong Barangay Adelmore Berton ng Mabini Homesite at ayon sa kanya, magbibigay siya ng scholarship sa ilang mag-aaral na mapipili upang pagkalooban ng tulong sa pag-aaral. Bagamat kakaiba sa nakasanayan na nakatoga ang nakasipagtapos, naging simpleng sash at uniforme ang suot ng mga mag-aaral sa araw na iyon. Mababakas ang kasiyahan sa mga luha ng magulang sa paglapit sa kanila ng mga anak habang maawit ng may pasasalamat. Ang ulat po na ito ay nakalap ni DepEd Media Bureau member Josephine Cabico ng Mabini Homesite Integrated School. Sa usaping pagtatapos pa rin, pinarangalan si Alexis San Diego ng mataas na paaralang agham dahil sa pagkakakuha niya ng pinakamataas na karangalan sa antas ng junior high school. Ang nasabing karangalan ay ginawad kay San Diego nitong 6 ng Abril taong kasalukuyan. Ginawaran din si San Diego ng Vice President Award for Academic Excellence kasama si Carl Janiel Season para sa nasabing parangal. Binubuo ng 245 mga mag-aaral ang nataas ng antas na makapagpapatuloy ng pag-aaral para sa senior high school. Humigit kumulang na 75 mag-aaral na nasa grade 10 ang nakakuha ng karangalan mula sa pinakamataas, mataas at may karangalan. Si San Diego ay kinilala bilang isang science wizard at hindi nawawala sa mga mag-aaral na pinararangalan simula sa grade 7 hanggang grade 10. Ayon sa kanya, hindi niya akalain na matatamo niya ang ganong klase ng parangal, pero hindi naging imposible dahil na rin sa tiyaga at pagsisikap ng kanyang ginagawa sa araw-araw na pag-aaral niya. Bago ang moving up ceremony, dinaos naman ang recognition day kung saan ang naging panauhing tagapagsalita ay si Attorney Christian Nico Acosta mula sa Batch 2010 ng Science High School at kasalukuyang naglilingkod bilang litigation lawyer ng Echanova Law Firm at dating Senior Associate Lawyer ng Sisip, Gores, Velayo & Company. Ayon kay Attorney Acosta, isang malaking karangalan ang magbalik sa isang paaralan na katulad ng Science High School na siya niyang naging dahilan upang marating niya kung ano ang mayroon siya sa kasalukuyan. Binigyang diin niya ang kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Naitala ang ulat na ito ni Helen Wicoco, DepEd Media Bureau mula sa Science High School. Sa iba pang mga kaganapan, pinuri at pinasalamatan ni Superintendent Roda Razon ang 64 na punong guro ng mga pampublikong paaralan sa Sangay ng Kabanatuan kahapon sa isinagawang Division Management Committee meeting sa Luz Food House. Ang pasasalamat at papuri ay resulta ng maayos at masinop na pagsasagawa ng moving up at graduation ceremonies sa mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa Sangay. Ayon kay Superintendent Razon, ang pagtatapos ng taong panuruan 2016-2017 ay isa na namang tagumpay para sa buong Sangay ng Kabanatuan sapagkat mahigpit na sinunod ng mga punong guro ang mga tagubili ng kagawaran ng edukasyon patungkol sa mga graduation ceremonies. Sa naturan ding pagpupulong, inilatag ni CID Chief Priscilla Sanchez ang mga nakakasang pagsasanay ng mga guro sa iba't ibang asignatura at antas. Partikular na dito ang National Training of Teachers para sa Grade 6 Teachers na gaganapin sa 22 at hanggang 28 ng Mayo sa Hacienda Gracia, Lubao, Pampanga. Nakahanay din ang pagsasanay ng mga junior at senior high school teachers sa 11 hanggang 13 ng Mayo
sa bulwagan ng mga guro sa tanggapang pansangay at ang development of supplementary learning materials para sa grade 1 at 2 teachers para sa araling panlipunan, English, Filipino, MAPE, Mathematics at MTB-MLE. Pinuri din ni SGOD Chief Wilfredo Sison ang mga punong guro sa pagre-release ng credentials kasabay sa araw ng pagtatapos na isa sa mahigpit na tagubilin ng kagawaran. Subalit ipinaalala din niya ang masusing pagrebisa sa mga graduation programs, lalong-lalo na ang katumpakan ng mga pangalan at tungkulin ng mga division office personnel. Tinalakay naman ni OICASDS Josie Palyok ang mga kaukulang paghahanda sa nalalapit na 2017 Brigada Eskwela, kung saan binigyang din niya ang pag-iwas sa pangongolekta o pagsusolisit ng halaga upang ponduhan ang gawain. Ayon sa kanya, makakaiwas ang mga paaralan sa kontrobersya kung donation in kind na lamang ang tatanggapin ng mga punong guro na maaari din namang bigyan ng kaukulang halaga sa mga reports. Ang balitang ito ay naitala ni Glenn Abigail Agustin ng DS Garcia Elementary School. Kaugnay naman ng muling pagbubukas ng taong panaruan sa Hunyo, nagsimula na kaninang umaga ang SPED admission test sa Camtino Elementary School at para sa mga papasok na grade 1 SPED sa pasukan sa Hunyo a 5. Sinimulan na ang pagpapatala, interview at oral reading test sa mga nagdanais na mapabilang sa SPED for fast learners at ng Camtino Elementary School. At sa mga susunod na araw ay ia-administer naman ang Raven test at OLMAT test. Ayon sa punong guro ng Camtino Elementary School na si Ginang Melody Eden Montibirhen, maaaring hindi magkaroon ng second batch ang admission test katulad ng ginawa ng isang taon, sapagkat batay sa datos, mas marami ang bilang ng mga batang nagsikuha ng pagsusulit ngayon. Ang pagdami ng bilang ng mga batang gustong mapabilang sa SPED class ay dahil na rin sa pag-igting ng paghimok ng mga magulang na isabak sa pagsusulit ang kanilang mga anak na kinakitaan ng potensyal. Patuloy ring pinabubulaanan ng mga guro sa SPED na idinadahilan ng ilang mga magulang na mahal magpaaral sa SPED sapagkat 5 taon nang hindi bumibili ng libro ang mga mag-aaral na siyang hinihinalang nagpapamahal sa pag-aaral sa SPED. Ang ulat pong ito ay hatid sa atin ng ating kasamang si Alan David Valdez, DepEd Media Bureau member mula sa Camtino Elementary School. At yan ang mga balitang nakalap ng DepEd Media Bureau. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.